Welcome back, mga kaaldab. Ito po yung mga naganap sa live stream po ni Richard Paul Carazon. Medyo kulang po at bitin na bitin nga po tayo, mga kaaldab. Pero bago tayo natin pag-usapan yan, kung napanood nyo na po yung interview o hindi ko alam kung anong sitcom yun, no? Pagluluto nga po ba o interview, mga kaaldab. Ito yung literal na ginagamit po talaga si Main Paul Carazon, tipo ba ni Ibyang. Ito kasi, ito ha, para lang po sa kaalaman ng lahat, throwback na po, kumbaga matagal na to, tape na po ito, hindi po yun latest yung interview na yon. Meron ng samaan ng loob po yung mga panahon na yan. Real talk, mga kaaldab, kaya nga po hindi na sumipot si Mengay. Pero bago natin pag ituloy ito, mga kaaldab, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video na to pagkatapos natin o pagkatapos nyo pong panoorin, mga kaaldab. Well, pag-usapan po na natin kay Maricel at kay Ibyang. Tape na po yun, mga kaaldab. Wala pa po yung kumbaga yung pagpunta ni Congressman Spotted sa France. Ngayon lang pinalabas, mga kaaldab. Bakit? Siyempre, kailangan ng tamang tiempo. Di po ba? Yun ang sinasabi natin na kumbaga, pag gusto ng Sarsuela magpalabas, yun po yung ginagawa nila. Halata naman pong bitter na bitter sa aldab. Di po ba? Pero siyempre, wala po tayo sa posisyon para ipilit yan, mga kaaldab. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo. Lalo na nga po kapag pagdating dito sa usapin ng Aldab. Hindi po ba? Kaya nga po ako, mga kaaldab, eh, talaga naman pong, well, alam nyo na na pagdating po sa pagbibigay ng update, hindi naman po tayo magpapahuli at hindi naman po tayo nagpapauna. Hindi po ba? Basta tayo pagka ang pinag-uusapan, Mengay at Isoy, sensitibo yung bagay na yan, kailangan ebidensya at resibo. Hindi po ba? Hindi ka naman nagbibigay agad-agad lang ng update, hindi naman porket ganyan eh ibibigay na po natin, di po ba? Gaya po ng lagi kong sinasabi, mga kaaldab, may mga bagay-bagay po sa social media na mapapaisip naman po kayo. Kumbaga kung ano yung latest, ano yung updates, eh kailangan alam po ninyo. Real talk yan, mga kaaldab. Well, punta na po tayo dito sa naging live stream nga po ni Richard Paul Carazon. Medyo bitin na bitin po, di po ba? Ang dami po kasing puro pabati. Ito talaga yung panahon na maraming nagbe-birthday. Real talk, mga kaaldab. At talagang, ito malalaman nyo, mga kaaldab, na marami po talaga mga mamis, mga titas ang nakakaalam talaga. Pero tahimik lang po sila. Ito siguro yung mga fans ng Aldab Nation na nakasama po ni Mengay sa event, kasi wala po talaga nagtanong, mga kaaldab. Although sabihin na natin, Mr. Destiny, baka hindi lang talaga nakaligtaan lang basahin. Well, dun po sa mga komento, mga kaaldab, hindi ko alam kung talagang alam na po nila o tanggap na po nila na hindi na babalik pa si Alden Richard sa Itbulaga. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Pero syempre, wala po tayo sa posisyon para ipilit yan. Wala po tayo sa posisyon para kumbaga pilitin, di po ba, yung mga taong hanggang ngayon ay ayaw pong maniwala. Basta sa atin lang, mga kaaldab, eh maging updated po kayo. Di po ba? Gaya nga po na sinabi ko, hindi naman po kayo nahuhuli kapag update lang yung pag-uusapan. Di po ba? Gaya nga po, sabi ko sa inyo, medyo nabitin po tayo sa live ni Richard Paul Carazon. Yung mga gusto nating malaman, eh hindi po natin. Parang may pumigil din, eh. Di po ba? Parang umayon din po ata yung mga netizen sa galawan. Ibig kong sabihin, napuno nga po talaga ng pabate. At yung mga tanong na gusto po natin itanong, hindi po ata na tanong, mga kaaldab. Although sabihin natin na
Mr. Destiny, hindi ka ba nagtanong? Well, sabi ko nga po sa inyo, tayo po yung nangunguna, pero hindi po talaga nasagot ni Richard Fulkerson dahil puro pabati nga po talaga ang naging priority ni Richard Fulkerson. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, di po ba mahirap ikomento. Ang importante lang naman eh maging updated po kayo, lalong-lalo na po kay Richard Fulkerson Jr. Ulitin ko lang po sa mga taong hindi po nagegets yung mga ina-update natin, sa mga nakukulangan, eh pasensya na po kayo. Sabi ko nga po sa inyo, importante lang eh masabi ko yung mga ganitong bagay, di po ba, para alam po ninyo na may mga ginagamit na naman po o may pakunol na naman po yung mga Armin, di po ba, at main fanatics, di po ba, dahil yung mga naganap naman po sa Itbulaga ay talaga naman pong nakakilig at talagang sobrang saya, gaya nga po ng segment na kumbaga sinabi ni umuntik na pong madulas si Main Mendoza, tama sabi niyang Aldab Nation, di po ba, kaya lang Anton Nation, dun pa lang common sense na lang po mga ka-Aldab eh. Sabay ito, madali nyo naman po kasi mahuli si Main Fulkerson, lalong lalo na nga po yung doon sa pagbanggit niya, di po ba, hindi naman lingit sa inyong kaalaman yon na ang Aldab Nation ay talagang umaayon po ngayon, di po ba, pagkatapos pumunta ni Alden sa event tapos si Mengay naman. At ang pinakamasaya nga po rito, sabi ko nga po sa inyo, sino nga po ba yung hindi makakalimot na suot ni Mengay yung gown na sumakay po ng jeep, di po ba, real talk yan mga ka-Aldab, bumabalik nga po talaga paunti-unti. Ito yung sinasabi ko na mahirap pong pili, kumbaga pilitin, di po ba, na umaayon at umaayon po sa atin yung panahon. Umaayon dahil nanunumbalik po ang 2015 o 2016 mga ka-Aldab, na kung saan eh naramdaman po natin yung saya at yung sigla ng Itbulaga. Pero ngayon talagang hindi nyo na gano'ng mararamdaman dahil totally bagsak nga po ang Itbulaga, lalo na nga po pagdating sa ratings, talagang sa viewers. Pero syempre mga ka-Aldab, wala po ako sa posisyon para ipilit yan, di po ba, ang sa akin lang eh gusto ko maging updated po kayo, gusto ko lahat ng mga kaganapan eh alam po ninyo, di po ba, yan lang naman po yung importante sa channel natin, updated, di po ba, para hindi po kayo nabibrainwash ng iba at hindi masyado kayo na i-stress sa mga binabalita po ng iba. Real talk yan mga ka-Aldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Comment na lang po kayo.